Sino sa palagay mo ang kinukonsider mo na bayani or hero ng buhay mo? Nanay ko. My parents. This guy. Yun yung unconditional love talaga na sabi ko. Mommy, daddy. Lagi niyong sabihin sa nanay niyo na, I love you. Kasi hindi mo alam kung kailan yung araw na kukunin siya sa'yo o mawawala na siya sa'yo. Hello, ako po si Rochelle Pangilinan Solinap. Ako po ang mabuting asawa ni Arthur Gonzalez Solinap at ang nag-iisang anak namin na si Shiloh Jane Solinap. Ako po ay isinilang noong May 23. Toot, toot, toot. At ang trabaho ko po ay actress at isang mananayaw. I'm Arthur Michael Frederick Gonzalez Solinap. 39 years old. My birthday is January 19, 1980. I'm an actor, businessman, and syempre, pinaka-importante, husband and father. Ngayon, nag-aalaga kay baby while walang taping. Pag free time naman, nag-basketball and nag-gym. Maging isang doktor, maniwala kayo't sa hindi. Di ba mga scrapbook lagi? Lagi ko nilalagay to be an NBA player. Yun talaga. Masayang-masaya ako ngayon kasi kinaya kong bumuhay ng pamilya at nagkaroon ako ng, binigyan ako ng Diyos ng isang pamilyang masasabi kong akin na napakasaya at isang pinagpalang anak. Oo. Ay, NBA masyado naman. Ang hirap naman lang. Pero at least naglalaro pa rin ako ng basketball while working. Black, white, red. Blue, black. Kare-kare and galunggong. Ngayon, mahilig ako sa fish yan. Salmon, halibut. Morning, kasi pag morning, nag-expect ako lagi na maraming mangyayari and excited ako lagi sa buong araw. Kung magiging masaya ba to, ano lagi yung gift sa akin ngayon, yung ganun. So, morning is the best day for me. Morning, naging morning person ako. First thing in the morning, yun nga, nag-aalaga, nakikipaglaro kay Shiloh. Okay, favorite na favorite ko yung morning, tapos nagpapakain sa kanya. Pag late call, usually late call ako sa Pepito, yun. Lagi kong spend time muna sa kanya bago ako malis. Wala akong senti music. Yung lagi namin kinakanta ni Art pag nag-de-date kami, yung Baby, let's cruise, let's float, let's glide. Anong title na? Nakalimutan ko na. And if you want it, you've got it forever. This is... Cruising! Teka lang. Cruising yung pinaka-favorite kong senti music naming dalawa ni Art. Okay, next question. 90s eh. 90s pa din. Yung playlist ko hanggang ngayon, 90s din. Love songs. Japan! Tokyo! Kasi napaka-unang-una, masarap yung food. And sobrang magalang yung mga tao. At nangyari sa akin, makaiwan ka ng gamit, makukuha mo pa din. And lahat, magtanong ka sa isang kahit sinong tao doon, magtanong ka kung saan papunta ang direction, magtanong ka ng direction, ituturo nila sa'yo, kulang na lang samahan kanila. So, ganun kabait yung mga Japanese. That's why, yun yung favorite kong place. Japan. Mabait ang mga tao. Gusto ko yung culture doon, saka masarap ang food. Arthur, of course. And malapit na si Shiloh, okay. Si Shiloh, of course. Ngayon, tatlo na kami. Madami. Scrambled egg, rice, bread, peanut butter, cheese, coffee, fruits. Scrambled egg, palitan yan eh. Spanish sardines and black rice. Pag hindi sardines, giniling na chicken and beef tapa. Made in Manhattan. Siguro yung romance, J-Lo kasi, nakakakilig. Ayun. Walang favorite. Siguro marami lang ako gusto, pero wala talaga yung pinaka-favorite. Helen Mirren, actor. Yung menonal dito. De Niro. Robert De Niro. International Al Pacino. Meryl Streep. Local actor, John Arcilia. Irma Adlawan ni Gina Alahar. Si Eddie Garcia. Nora Honor. Citrus. Hermes. Nung bata ako, naalala ko, ang motto ko lagi nung nag-aaral ako, Times Gold. Pero ngayon, nawalan ako ng motto. Ano ang motto ko? Wala akong motto.
Wala, sa totoo lang, wala akong motto sa buhay. Laging ano lang, lagi lang nasa isip ko yung mga salitang madaling magpakabait, mahirap magpakabuti. Yun lagi. Kasi tinatry ko yung best ko everyday na maging mabuting tao, hindi maging mabait. Kasi pag mabait, maraming mabait. Lahat tayo may kanya-kanyang bait. And parang sa akin yung pagiging mabait, sa akin ah, medyo napaplastikan ako kapag bait-baitan lang. Bait-baitan, oh well. Pero yung maging mabuti ka and magpakabuti ka, effort yon everyday. Sa lahat ng nakakasalumuha mong tao, yung pagiging mabuti mong tao, kailangan hindi mo lang sinasabi. Yun yung dapat ay ginagawa mo. And sinasabi yon ng ibang tao na, ay, mabuti siyang tao. Na parang ganon. So baka hindi yun motto, hindi ko alam kung motto siya or what, pero yun yung lagi nasa isip ko every single day na ina-achieve ko. Minsan bago ko matulog, naging mabuti ba ako, hindi, nagalit ako today. Tapos minsan ano, mabait lang ba ako today, o mabait naman ako sa kanya, ang plastic, yung ganon. Pero hindi naman talaga dapat sinabi ko, dapat ganun. Oh well, pero ako yung klase ng tao na trying hard ako magpakabuti. Instagram followers, nasa 1 million! Yay! Asawa ko, hindi ko na ilalayo. Asawa ko talaga yung best friend ko, which is, pinag-usapan namin yun kahapon. And bukod kina Andrea, Max, Mia, yung ibang sex bomb girls, and yung ibang mga PPL artist, asawa ko yung pinaka-best friend. Masasabi kong best friend ko kasi siya yung nakakilala sa akin. Siya yung alam niya, konting ganon, konting kilos ko, siya talaga nakakabisado sa akin. Kaya pag nakikita niya yung reaction ko agad na sa isang salita niya, may reaction ako, nakikita niya agad yon at hindi yun nakikita ng ibang kaibigan ko. And si Art yung klase ng tao na alam kung saan ako magiging masaya at alam niya na malungkot ako sa araw na yun. Ganon. Na alam niya yung bawat hininga ko, pag narinig niya na nagbuntong hininga ako, ang tanong niya agad, bakit? Yung ganun siya. So, tingin ko, si Art yung masasabi ko na best friend ko. Welcome to PPL Tapatan. Ayan and of na? Course, kasama natin, Rochelle Camilinan. Hi, Kuya. Welcome to PPL Tapatan. Hello. And, syempre, gusto na. Seryoso, dapat ganun talaga. Hindi, gusto na yung malaman, syempre, unang-una, yung full name. Full name is Arthur Michael Frederick Gonzalez Solinap. Ang okay. Real name mo ay? Rochelle Pangilinan. Yun na talaga? Ay, yun na talaga. So, hindi ka gumamit ng screen? Hindi. Hindi rin naman namin. Nung simula, hindi rin naman namin ina-expect na sisikat kami. So, kung ano yung unang tinanong sa amin, kung anong pangalan, yun yung sagot. Actually, yung pangalan namin nung una is, ako yung may hawak sa Itbulaga. Mm-hmm. Ako yung may hawak ng placard. Ang pangalan ko dun is Akang. Bunutan lang kasi yun. Nasa table lang yun. Kung ano yung makuha mo, yun yung sa'yo. So, Akang. Akang. Yung iba, Pepay. Kikay, parang ganun. Apat lang kami. So, dapat nung time na yun, parang kapag yun ay nag-click, yun ang itatawag sa inyo everyday. Yun ang pangalan sa akin ng lahat, Akang. Hanggang ngayon, sa ito may lang. Iba. Na may iba. May iba na ang tawag sa akin. Akang. Yung ganun. Lalo na yung mga luma kong kaibigan na galing sa Itbulaga na nasa GMA na. Paano mo napasok ang mundo ng showbiz? Nung nag-start ako as dancer sa Armstrong, dapat UMD. Yung kwento nun, pinapunta ko sa Manila kasi papalit ako sa isang member ng UND. Kay Miss Belia tayo. Kay Gerard noon yung namatay na member. Kasi pasaway daw, so gusto nila maghanap ng member. Kasi nung pumunta ako, gusto ni Kuya Zay na gumawa ng bagong group. Hmm. Yun, kaya Abstract, kasama ko doon. Hindi sa UMD na tuloy, okay. Sa bagong group mo ka natuloy. And then after that, na-discover ka, nagtuloy-tuloy ka bilang artista. Tapos bumalik ako ng province, parang ganyan. Tapos nag-show sila doon sa Casita Perry. Ang ginagawa mo dito, sabi ko, ganun. Biglang offer. Tapos nagustuhan ko na rin. Sabi ko, sige, gusto kong bumalik ng Manila. Tapos yun, pinasok ako ni Dong Preperi. Tapos yung first show ko, Encantadia. Nagsimula ako sa Dance Focus. Tapos, house dancer kasi ng Itbulaga ang Dance Focus na group. So, doon ako sumasayaw. And then, every merong segment ang Itbulaga, kumukuha lang sila sa amin na parang backup dancers sa likod noon ng mga hosts. Mm-hmm. Tapos yun, tapos hanggang sa yung Sex Bomb, ginawa naming opening number, which is ang binakapan namin si
Patricia Javier. Wow. Oo, binaka pa namin siya. And then may segment ang Itbulaga noon na meron o wala. Tapos ginawa nilang background music yung Sex Bomb. So nagkaroon kami ng steps na yun yung music. Oo. Tapos ang pinangalan pa sa amin ni Tito Joey that time is unang-unang pangalan, hindi Sex Bomb, Chicken Sandwich Dancers. Hanggang sa si Tito Joey kasi sinabossing, mahilig silang makipaglaro sa amin. Kasi habang nagbabasa sila ng questions, laging kami yung niloloko nila hanggang sa nagustuhan ng mga nanonood. Siguro that time tumaas ang ratings pag niloloko nila kami. So everyday, ganon. Hanggang sa bumubongga na yung labas namin. Minsan nasa harness na kami, mababa, may bit-bit kami yung placard. Gaganong-ganong lang din ako kami pagbaba. Paganda lang ng paganda hanggang sa nagugulat kami. Oh, nakikilala na kami ng tao. Hindi ko pa rin alam na, ay, Akam! Ganon lang. Kasi wala naman nagsasabi sa amin na, uy, sikat na kayo ha. Kasi from dancer na backup dancer, kami naman sa Broadway, parang pagkatapos ng Itbulaga, kakain lang kami sa baba. Tapos, papanik na ulit kami sa taas. Ang uuwi lang kami, mga alas 5 na ng hapon. And then bukas, another Itbulaga na naman. Parang ganun lang yung buhay namin. So, ngayon, habang nasa sasakyan ka, kasi hindi mo malalaman na kilala ka na kapag hindi ka lumabas eh. Mm-hmm. So, nagko-commute ako nung time na yun. So, nagko-commute ako, nasa jeep ako, mamuntang Cubao. So, hello, ganun lang ako. Hanggang sa, may mga tao na napag ganun, ay! Ganun na. Takbo ko yung gano'n. Nagulat ka na. Oo, kasi matatakot ka. Oo. Hanggang sa yung Itbulaga na producer, dinala kami, pinag-show kami sa Mapua College. Tapos nagkagulo yung mga tao. Doon namin, alam mo yung sumugod sila sa amin. Tapos pumunta ako sa ilalim ng guard. As in, lumusot ako sa likod niya kasi takot na takot ako. Kasi parang, ano ba ito? Anong bayan ba ako nito? Kasi yun lang. After that, doon namin nalaman, oh my gosh, sumisikat na pala kami, pero wala nagsasabi sa amin, oh, dapat ganito kayo manamit, ganyan. So kami, may dala lang ako lagi mangga, nasa plastic, wala akong pakialam. So kayo po, ni Ding Dong, ay related talaga sa isa't isa. So magpinsan? Yeah, second cousin. Looking back doon sa journey na nangyari before nung kayo ay unti-unting nakilala, masasabi mo talaga na ang Itbulaga sa kanila napakaraming nanggagaling ng mga celebrities. Oo. Yung mga unexpected na yung akala mo inasa gilid lang, pero kapag once na nabigyan sila ng bonggang break, oo, parang nagkakaroon talaga sila ng kinang sa kanilang stars. Sobra. Totoo. And noon time nyo, Ate Rock, syempre, diba, aminin naman natin, hindi pa uso ang social media. Oo. So kapag kinapitan kayo ng tao talaga, diba, kapag kumapit ang tao sa inyo, ibig sabihin minahal kayo, nakarelate at nakakonect sa inyo. Pero correct. Balikan ko lang ng bonggang-bongga, Ate Rock. Nung bata ka, pinangarap mo talaga na makita ang sarili mo bilang dancer on TV, maging artista. Siguro ginusto ko, parang for one, parang may time na sa buhay ko na parang, kasi nanonood ako dati, kami ng nanay ko, ang naaalala ko ha, Go Bingo. Mm-hmm. So tumatawag pa ako sa landline kasi may landline kami, tapos tinatawagan kasi pag sinabing tawag na, tatawag kami ng nanay ko, yung ganun. Join. Oo, so parang kami ni nanay, siguro, actually isa rin yung sa naging tanong ko minsan dati na, ginusto ko ba talaga mapunta dito? Or may alam ko ba na talagang mararating ko to? Or nakaramdam ba ako na siguro nangarap? Kasi siguro pag nakakapanood ako sa TV, lalo na si Gracia, nung sumikat, nung gustong-gusto ko siya kapag tinawag na ni Tito Joey yung pangalan niya na Gracia! Kinikilig na ako, yung mga ganyan. So, siguro ginusto ko din. Pero, hindi ko siya pinlano. Mm-mm. Kasi, ano ko eh, ang plano ko talaga, ang gusto ko noon, makapagtapos ang pag-aaral hanggang sa maging doktor. Mm-mm. Parang yun lang yung gusto ko. Kasi, ang tatay ko noon, ubo ng ubo, yung gano'n. So, gusto ko siyang gamutin, gusto kong gamutin yung mga magulang ko. Parang, ang alam ko, yun yung natatandaan ko nung bata ako, yun lang yung plano ko. Hanggang sa, yun na nga, parang... Nag-iba, bigla. Kasi, nagsimula naman yung pagsasayaw ko nung mga kaibigan ko, niyaya akong sumayaw sa mga barabarangay contest. So, actually, unang sayaw ko sa Itbulaga. Nung walang training, or wala man lang barabarangay contest, sa Itbulaga ako unang sumalang ng
oh, contest agad. Kasi si Kuya Jose noon, may dalawang lalaki akong kasama. Sumama lang ako. Actually, boyfriend ko yung isa doon. Tapos, oh, kailangan daw ng babae. Tapos nakagano lang ako. O siya, maganda naman yan. Sabi ni Kuya Jose, may itsura. Salang nyo, ganyan. Eh, hindi pa ako sumasayaw. So parang ako, ah, okay, sasayaw. Eh, majorette ako. So majorette ako. So may music naman na, familiar naman yung tenga ko sa music. So, nag-rehearse ako. Siyempre, talo. Hindi na i-push? Hindi na i-push. Natalo kasi unang salang ko, for ulap yung nakita ko. So, wala talaga ako naintindihan. Hindi ko nga alam. Gusto ko makita yung video na yun, kung ano itsura ko dati. So, nung unang, sure ako, dilat ako noon. Malaking mata ko dati. So, gulat na gulat ko sa nangyayari. Puro ulap yung nakita ko. Tapos hindi ko alam kung nakasayaw ako o hindi. Ang alam ko lang, talo kami because of me. Dahil nga, na-overwhelm ka doon sa nangyari. Kasi yan ang mga mahirap minsan. Pero magagandang kwento. Oo. Yung unexpected stories na napunta doon sa pagiging success story, di ba? Kasi correct. Parang, kung hindi mo naman napagdaanan yung mga times na ganun siguro, di ba? Oo, parang wala. Hindi ka nagkaroon ng tibay at saka lakas ng loob pagdating sa naman. Pag-perform. Ganun. Naging madali for you na pasukan ng industry because meron kang pinsan o nagkaroon din ng struggle kasi hindi ko, namayayin nga akong tao. So, yung gano'n, yung showbiz medyo yun. Kaya ko rin gusto yun kasi sabi nila, kailangan mo yun para, ano nga yun, parang pag may bisita, nagtatago. May gano'n ako nung bata. Yung introvert niya. Oo, parang gano'n. So, kailangan ko nga maging, ano, kahit pa paano. Sabi nila, parang may kapal na mukha ka, yan pang intern dati. Pag may kapal na mukha, ba't hindi ka mag-artist? Doon ako nahirapan na, sa camera, gano'n. Pero yung pagpasok, hindi. Kasi napasok agad ako sa road. Doon ko nga nalaman na ang dali pala ng proseso sa akin. Kasi iba, nag-audition pa, yung gano'n. Maraming pa pinagdadaanan. May nakakita ng scout. So, bless ako at saka lucky nga na at least nakapasok agad ako sa show. Gaano katagal ang inabot ng Daisy Shete? I think, ano, sa tingin ko ha, 7 years. Yata. Ilang seasons kayo? 27 seasons or 26 seasons. Sobra. Kayo pa lang halos yung nakakagawa ng ganon sa panghapon. Yes. Diba? Na 7 years, tapos nasa 27 seasons. Kaya, sa araw-araw na magkakasama kayo, Ate Rock, syempre, diba, meron dyan leader, ikaw ang pinaka-leader ng grupo niyo talaga. Tapos marami rin yung mga nandyan, sina Ira, diba? Sina Sunshine, ganyan, sina Mia, sina Jopay, ganyan. Syempre, pag grupo, Ate Rock, tapos hindi lang naman sarili mo iniisip. Isip mo, may mga times din ba na nagkaroon kayo ng mga alitan, awayan? Ano ka ba? Napakarami. Mayat maya, nag-aaway kami. Ang crush, kung ipapadescribe sa'yo, paano i-describe ang crush na salita? Sa akin kasing crush, ano eh, talent. Minsan nagkakarush ako din, ang galing. Hindi lang dahil sa physical. Nung bata ako, physical eh. Ngayon parang, galing naman ito. Na-attract. Oo, na-attract na. Kapag may ibubuga. Mm-hmm. Kaya naman nung sumayaw si Rochelle Pangilinan, eh talaga namang hindi lang na-attract, diba? Oh, kasama na ngayon habang buhay. Oh, ang pag-ibig. Pero hindi ko siya gusto, ha? Ayaw ko sa akin. Totoo? Oh. Bakit? Eh di ba very talented, tapos... Ayaw ko yung dating nila na tikay, diba? Yung tingin ko, arte naman ng mga ito, pa-sexy-sexy. Diba? Actually, na-judge ko sila. Ano yung pinaka-naalala mo na dumating sa punto na, sige, magbuwag-buwag na kung ganyan ang eksena nyo, gano'n? Hindi eh. Hindi yata dumating sa gano'n, sa hiwalayang gano'n. Mm-hmm. Ang nangyari lang sa amin, ano eh, ang sex bomb kasi parang isip bata. Ang pagkaisip bata, ang away, kunwari, makeup. Kasi lahat kami, si Ate Joy, tinuturuan na kami mag-makeup. Kasi magkano makeup artist pag nagpa-makeup ka? Mm-hmm. So wala ka nakikitain. Bilang dancer, magkano lang kita ko? Mm-hmm. So pag na-late ka pa, bawas 50 pesos. May ganun kaming rules. Kasi na, kunwari, nakaiwan ka ng sapatos, ng medyas. Grupo kayo eh. Hindi mo pwedeng puti medyas mo. Dapat itim kung itim. So meron kaming SOP na tinatawag na dapat. Dala mo yung medyas, boots, shorts na black, and then stockings, pag isa, and then bra na black, lahat inner dapat dala mo. Pag nakaiwan ka dyan, and then required suotin yan ngayon, bawas 50 pesos, and then kumari, bawat item. Dapat ano, 50 pesos each. So, wala ka nakikitain. So kami, inaral namin lahat yon, kahit mag-ayos ng buhok, magkulot. Kasi ang sex bomb dati, pare-pareho ng look. Hindi mo pwedeng kumahaba buhok ngayon. Ang mahaba ang buhok mo nyo, straight lahat. Kaya lang, minsan talaga, hindi mo mawawala na may pasaway. So,
ang away ng sex bomb, karamihan, kunwari, nagbe-make up, tapos nakita nung isa, brush ko yan ha! Ay? Akin to eh! Akin yan! Yun ay, naaway na yun. Tapos maya-maya, nagbabangay na. At buong araw nila yung pag-aawayan. As in. Paano nag-start yung sa inyo ni Adam? Nung nag-second season na, third season ng Lady Jetty, doon ko siya nakilala. Eh, sabi ko, layo pala sa pa-sexy-sexy. Masyadong family-oriented. Man, I mean, ilayo talaga sa image niya na, kasi nung mga kalap kasi sex mo dati, bumubuka ka. Alam mo yan, parang... Hindi kasi yung outfit. Hindi ko siya seryosokin, yung ganun. Tapos nung nakilala mo na siya. Trabaho lang pala yun. Trabaho lang. Ikaw, sino yung pinaka nagkaroon ka ng parang na-hurt yung damdamin mo na parang leader ako ah. Parang ganun. Bakit ako sinasagot ng ganito-ganun? Nako, lagi nila akong sinasagot ng malala na dumarating sa point. Sorry ate, di ba pag leader ka, mas madalas ikaw yung laging kinainisan? Oo! Kasi hanggang parang, ngayon inis sila sa akin. Oo, hanggang ngayon na parang dati kasi namumukol ako ng sapatos. Kung ano yung mahawakan ko. Kasi ang hirap nilang i-control. Tapos, lahat sila, ang alam nila, sikat sila. Tapos, dumating na sa point na kahit sa stage, nagmumura na ako. Kasi, nag-aaway sila sa stage. Tapos, kahit blockings, nag-aaway sila, hindi mo maintindihan. Tapos, ang dami nila. Lahat sila babae, mabunga nga lahat. Tapos, ikaw, mag-isa ka lang. Tapos, iintayin mo silang matapos sa away nila bago ka makapag-block, eh mag-aalas 12 na, may oras kang tinatapos. Minsan, yun, ang nangyayari, para tumigil sila, minsan si Ate Joy, pag susuko na, ayoko na, ikaw na. Yung ako yung, kung ano yung mahawakan ko, bakit hindi kayo titigil? Ang pinakamagaling umilag dyan si Cheche. Oo, si Cheche kasi yung super matrix, yung wug, ganun siya. Yung lahat, kahit heels, kung ano yung makuha ko. Never na ipupukol si Cheche. Ko talaga. Oo. Magaling siya. At ano pa, lahat. Si Sandy, napukol ko yata ng bangko. Si Jack, o ganun. Kasi iba. Tapos pag sinabi mo sa kanila na, black na, tara na. Magbibigay ka pa ng another 5 minutes kasi hindi lahat yan tatayo. So tatapusin pa nila isang kilay na lang. Isang kilay pa, makeup. Bago tumayo, kailangan merong isang nasa gitna na nakatayo na naghihintay na dapat ako yun. Mm-hmm. So ako yung naghihintay ng matayo. Isa, dalawa, may pupukol na, may lilipad na doon anytime. Pag tumayo na ako, anytime nandyan na. So, yun yung masaya. Super strict ka pala sa kailangan. Yes. Na hanggang ngayon kinakagalit nila sa akin yun kasi nagmumura daw ako, wala daw ako sa lugar. Siguro kahit ngayon eh, pag boss mo wala naman yatang... Or kahit leader mo, wala naman yatang magandang sasabihin sa iyo yung nasasakupan mo. Kasi kailangan mong isipin lahat eh. Marami kang iniisip. Kaya ang ginagawa ko dati, kunwari, napikon ako kay Mia kasi sinagot ako. Ikaw mag-lead dyan ng isang linggo. Minsan ayoko na, hindi nyo ako sinusunod. Diba? Hirap. Game. Ikaw mag-lead, ganun. Mm-hmm. O kaya si Ira, o ikaw naman mag-lead para nararamdaman niyo yung, so in yung way, burden ko. Mo talaga yung na kailangan. Mm-hmm. O sige, iba-iba tayo. Mahirap eh. Mahirap. Oh. Pero pag naapi dyan ang isa, lahat kalaban. Ganun naman. Mm-hmm. In fair, yung nabuo naming samaan, ibang klase naman talaga. So, para talagang magkakapatid eh. Ganun yung turingan namin kasi sabay-sabay kami maligo. Sabay-sabay kami natutulog sa audience, sa upuan ng audience sa Broadway. Na kahit na kung ano-ano, doon na kami natutulog, doon na kami na, kung ano man, minsan, lahat ng sugal na gawa namin, piso-piso lang naman, tong eats. Para matanggal lang yung oo, marami kaming ganyan. Ang dami naming kwento na nakipag-away kami sa iba, nanakit kami, kasi si hinipuan ng isang nanonood yung isa, hinipuan, eto na kami lahat, yung gano'n. Sugod. Sugod lahat. Oo. Ang first kiss mo, kailan mo na-experience? Grade 6. Kanino? Naalala ko yun kasi grade 6 ako nung unang pumunta ng Manila. Nagbarko kami noon, papuntang Manila, hindi kami nag-train, marami kami sa mga gamit. Nakilala ko noon doon. Alam ko parang family friend, masa pa nakilala. Tapos teenager, sa barko noon may parang bar sa taas eh. Di ba may gimmick ano? Nag-gimmick. Gimmick sa taas. Tapos doon sa may gilid na gano'n, kiss. Kasi na yung babae yun, ano? Kasi hindi ako marunong eh. Yung babae ang nag-initiate pa ng time na yun. Hanggang kailan, Ate Rock, mo na-miss? Di ba, syempre,
sa araw-araw na ginagawa, yung routine, Itbulaga, bahay, racket, ganyan. So, dumating yung punto na tapos na Itbulaga journey, ganyan. Bago kami mag-decide na mawawala ako sa Itbulaga, parang ano na yan eh, transition. Mahaba-habang usapan yun eh, bago mawala eh. And inisip ko na okay lang ba sa akin na pagising ko isang umaga, wala na. Parang wala, hindi na ako sasayaw sa Itbulaga. Parang, eh biglang nagkaroon naman ng mga show sa GMA, so parang naging okay din kasi at least nagkaroon ng time sa sarili. Pero itong after that, parang mga 2014 yata, 2015, dun ko na miss. Ang sarap din mag everyday show o parang ganun. Bago ko ikasal, dun ko na miss. Ang sarap din mag everyday show. Iba rin yung ano, Itbulaga na papasok ka ng 10 a.m. uuwi ka ng 3 p.m. Para kang nag-o-office lang na may konting oras lang. Tapos nag-e-enjoy ka sa o, nag-e-enjoy ka pa. Tapos andun pa yung platform na kung ano yung pwede mong magawa. Like sumayaw, kumanta, kung ano man, ano pa. Parang sa amin, parang kulang pa sana. Meron pa sana kaming maibibigay. Parang kaya lang, hiningi na yata ng pagkakataon na mawala kami. Parang ganun. Nabago na eh. Na nag-iiba talaga. Actually, wala naman talagang announcement na disbanded, na nawala ang Sex Bomb. Diba? Wala naman talagang closure na mawawala talaga ang Sex Bomb. Kahit hanggang ngayon, akala ng iba may Sex Bomb pa rin. Oh well, maraming tao na, ang pangalan ko ngayon, Rochelle Sex Bomb Pangilinan eh. Mm-hmm. So, yung Sex Bomb, pag sinabing Sex Bomb, ako yung parang gano'n. Totoo. So, nag-reunion kayo? Oo eh, wala talaga kaming, bigla na lang, hindi na lang kami sumayaw, parang gano'n. Mga nagkanya-kanya. Oo, hindi siya yung parang, wala na Sex Bomb. Wala na Sex Bomb, may announcement na gano'n. Walang gano'n eh. Mm-hmm. Bigla na lang nawalang parang bula. Ganon. Sa love at first sight, naniniwala? Love, hindi. Hindi agad yung love. Ano talaga mo? Pero attractive love. Pero yung masabi mo, love mo agad yung person. Kikilalanin mo. O sa akin, hindi. Sa showbiz, sino ang una mo naging crush? Crush? Parang wala. Wala yata akong crush. Oo eh. Kasi maloko akong tao eh. Sa 17 kasi dati, lahat ng nakapareha ko doon, ang tawag ko, may mga bansag ako bawat isa na niloloko ko na parang jowa ko. Honey, sweetheart, ganon. Para magkaroon ng rapport. Like si Coco, alam niya na niloko ko siya dati. Pero hindi naman ako yung ex niya sa Sex Bomb. Iba naman. Wala akong crush eh. Si Bossing yata crush ko dati. Talaga? Mm-mm. Ay, yung dami may crush kay Bossing eh. Oo eh, si Bossing aming yata crush. Natin, siya yung unang pumasok sa isip ko kanina. Parang siya yung crush ko dati. Kasi iba din naman talaga yung dati. Iba talaga. Iba talaga yung presence niya. Pag nandyan siya, yung matitigalgal ka. Ang pag-ibig para sa iyo ay? Unang pumasok sa isip ko, sacrifice. Kasi willing kang ibigay lahat. Saka yung happiness na walang kapalit. Ang love sa akin yung ibibigay mo ang lahat sa isang tao. Yun lang. All out. Ganyan. Nabanggit mo ang sacrifice. Ano ang mga bagay na kaya mong e-sakripisyo para sa pag-ibig? Yung inuunahin yung happiness niya kaysa sa'yo. Parang iniisipin mo, magustuhan ka niya ito. Bago yung sarili mo, siya muna yung iniisip mo sa lahat ng bagay. Kahit na hindi ito nga yung gustong bagay, pero gusto niya ito, sige mag-give-away na lang ako. Unconditional. Kasi pag masaya siya, alam mo yun, nagiging masaya ka na rin, nahahawa ka doon sa happiness na nakikita mo sa lahat! Mm-mm. Give? Yes! I give my all to have. Tara! Oo, lahat. Mm-hmm. Walang ano. Kasi ganun ako eh, parang kesa may pagsisihan ako bandang huli. Parang siya na lang yung magsisi kung meron siyang hindi na ibigay sa akin. Pero ako, I'll make sure na binigay. Parang, oo, lahat. Isang bagay naman na you cannot live without. Baboy. Okay lang. Water. Siyempre, no? Pag kawala naman. Parang pag kumalis ako ng bahay, yung mug ko, parang pag wala yung tubig, parang babalikan ko pa sa bahay. Very important naman din talaga. Kanya-kanya. Cellphone, importante. Mga bagay na talaga nakakapagpangiti kay Rochelle? Smile ng mga taong nakakasalubong ko. Araw-araw. Nagbumabalik, no? Nagpa-pounce kapag ka, hindi mo naman kilala, pero hello! Simpleng ganyan, bumabalik. Kaya siguro ganun si Shiloh, yung baby ko. Kasi si Shiloh, makikita mo sa kanya every... Baka ganun, sabi nila. Sabi ko, parang laging, parang bungis ni si Shiloh, no? Tapos sabi nila,
Ganun kasi yata yung pag nakikita niya sa nag-aalaga sa kanya, sabi ko, abong-ngis-ngis pala ako. Doon ko lang nakikita na, ganun pala ako. Hindi ko in-expect na ganun ako, na parang si Shirley Palasman. Mm-hmm. Yes. Ngayon, family talaga. Ngayon, si Shiloh, baby. Ang pamilya, pagkakaipagod na pagod ka pag-uwi mo ng bahay, makita mo lang eh. Para ka nang na-recharge, lambong-lambong ka. Oo. Paano nyo na-handle dalawa na dapat? Stick together tayo. Paghawakan natin yung mga... Actually, hindi ako yung magaling mag-handle siya. Magaling siyang mag-handle in a way na ako yung mas mabilis pumitik, mas mabilis bumitaw, mas mabilis mag-decide. Ako yung klase ng tao na, hindi. O sige, bigyan ng chance. Pag hindi. Tsaka hindi ako naglo-look back. I mean, hindi na ako. Kumbaga sa taga, hindi na ako yung pag nakipaghiwalay, may chance pa to, yung ganun. Hindi ako ganun eh. Paghiwalay, hiwalay. Best traits ni Art? Sabi nila, kaya ko makisama kahit anong level. Yun, yung mga friends ko, barkada, iba-ibang klase. Kaya kong, makisama. Maging chameleon, kahit na sinong kasama. Yan, noon sa career, parang tagal naman, yung mga small things lang, wala talagang major na, sabi ko na, sobrang pinagdaanan ko. Eto na yung date. Nagtanong siya na, kain tayo mamaya. Marami siyang beses, alam ko na nag-try, sa naalala ko noon. Tapos ako yung, takot ako, yun gano'n. Maloko kong tao eh. Lolokohin kita na, kain tayo sa labas! Pero pag niyaya mo na ako, hindi na ako magre-reply. Ganun eh. Yung parang ako yung, sige, joke. Pero pag sumeryoso ka, Tiklo. Good luck, ako yung wala. So ngayon sumeryoso siya. Na parang, kahit maaga ka natapos, tara kain tayo sa labas. Oh my gosh. Sabi ko, nagagawin ko dito, magre-reply ba ako? Ano yun, saan siya nag-propose? Basta sa Tagaytay, Balay Indang. Nandun kami nun. Prince Charming and the Seven Maids. Parang yun yung day si Shete na tinitape namin nun. Tapos maaga ako natapos, hapon. Hapon din siya natapos. Sinabay niya ako sa kotse niya. O, sabay naman ako. Sige, kasi love team kami dun eh. Di, balik. Tulog ako sa hapon. Pumunta kami dun sa Balay Indang. Nandun din siya sa, may kabila, kanya-kanyang room naman. Mm-hmm. So, maya-maya, nag-text siya, kain tayo mamaya. Yun na yun, na-stroke ako. Kain tayo, ano, re-reply ko. Siyempre, pag hindi ka nag-reply dito, paano yung trabaho? Parang ganun ako, baka magalit ito. Sige, sabi ko, sige, kain tayo. Wala yung chemistry. Tapos, kain sa Tagaytay. O, punta kami doon. O, nandito na ako, nasaan ka? Bumaba ako. Hello! Ay, na sex, kasama ko buong sex. Grupo. Tapos pa yung kapatid ni Ate Joy, lahat ka, long table, kumakain kami. Hello! Order na kayo! Ganun lang. Ang siya pala. Buong sex. Binitwit. Para lang hindi. Ganit na ganit siya sa akin. Hanggang ngayon, hindi niya yung makalimutan. Hanggang ngayon, kinukwento niya sa akin. Naubos yung isang sweldo niya nung araw na yun. Siyempre, ang lalaki pa naman, may pride yan. Oo. Sige, order. Yung parang bet ka pa naman niyang makausap, masolo. Tapos, nasolo niya ako one time. Sa baba kasi noon. Di ko sasabihin kung saan. Sa Tagaytay pa din. Di gumimik kami. Maaga na naman kami. Tapos, na-chepon niya ako. Inahiya na akong yayain lahat. Tsaka wala rin akong... wala na rin ako mayaya. Kasi lahat may eksena pa. So, gumimik kami. Tapos, gimmick kami doon. Ay, yung gimmick namin. Yung ganitong upuan lang. Tapos, madilim lang. Tapos, iinom ka lang, parang, sige, inom. Tapos, pinakita niya sa akin sa camera niya, yung family pictures nila. Inintroduce? Nagulat ako, kapatid niya, si Michelle, na kaibigan ko. Sabi ko, oh my gosh, kapatid mo yan? Doon na ako nagkaroon ng interes. May connection. So, sabi ko, kapatid niya, mabait yun. Baka mabait to. Baka hindi loko-loko. Di syempre na, inom ulit ako. Inom. Bata pa eh. Malakas pa yung liver. So, inom, tawanan. So, nag-enjoy naman ako ng gabing yun. Tapos, di umuwi na. Kinaumagahan, ang taping, ang location sa taping ay doon sa bar na yun. tumakas lang ako kay Ate Joy. So, tumakas lang ako sa... Sabi ko doon sa waiter, sabi ko, huwag kayong maingan, nandito kami kagabi. Oh my God! Chismis. Chismis.
please! Ganyan. Hanggang sa wala, niloloko na nila. The rest is history na talaga, history na may something na. Speaking of sa career, kapag naiisip mo minsan like ganyan, na parang antagal, mag-pick up, ganyan, may moment ba sa life mo na naisip mo na mag-stop na and focus sa ibang bagay? Hindi, kasi bakit mo naman i-stop? Pwede ka naman gumawa ng iba. Yun nga sabi ko, kahit kunwari mawala ka sa... Maraming sikat, hindi ka na sikat. Pwede ka naman gumawa na ano, hindi ka totally mag-stop. Kasi maraming may business ka. Once a week ka lang, may couple ka, makilan. May project. Kailangan lang maghanap ka ng ibang... Outlet. Nahin na ibang business, ano, huwag ka lang masa. Siyempre hindi naman kasi stable. Pero hindi siya totally stop. Open ka pa rin. Balance, kung kaya magsabayin, why not? Fear. Pinaka fear na mamatay na maaga kasi oo kasi hindi pa ako ready yata kasi may baby pa ako so yun, nung simula na ng anak dati wala akong takot ng single ako lahat na buwis buhay ginagawa ko okay lang ako ngayon medyo may takot ako madisgrasya may ganun para sa pamilya syempre oo of course mawala ang loved ones and mawala na work. Tapos, mga ibang fear ko naman, fear of flying. Pagtanda namin ni Art, magkahawa kamay pa rin kami. Kahit na may asawa na si Shiloh at may pamilya na si Shiloh. Yun, tapos relax na kami yung wala na kami iniisip. Sa dami ng work na ginagawa, tapos bilang father, ganyan, and husband, ganyan, ano yung bagay na nakakapag-recharge sa'yo? Quality time, play time. No, I mean, kay Shiloh, pag play time yun, nakaka-recharge yan. Saka, lagi kami umaalis eh. Diba? Layas family nga kami. Bonding, ganyan. Kahit road trip lang, kain lang. Lagi tayo dati noon. Yung mga ganun, natas balikan. Yan, quality time and play time ganda. With Shiloh. Sino sa palagay mo ang kinukonsider mo na bayani or hero ng buhay mo? Nanay ko. Kasi, nanay ko, pagkatapos ko mga anak, doon ko siya na-appreciate. Kasi mahirap, napakahirap na... Ang babae pala, 24/7. Nagtitaping ako ng The Gift, MWF. Tapos, Tuesdays, Thursdays, nasa bahay ako. Kunwari, matatapos ako ng taping ng 2 a.m. Si Shiloh, gising na ng 8. Makakatulog ako ng 4 a.m. Gising na si Shiloh ng 8 a.m. So, everyday na buhay ko, ganun ang ganun. 4 hours lang lagi yung tulog ko. Doon ko na-appreciate si nanay. Na parang, nung bata ako, ganito rin siya. Sa'yo? Oo. Na inaalagaan niya ako, na siguro paglaki ko, minsan, si Shiloh kasi parang kahit, minsan nangahampas siya. Siyempre, di ka po pwedeng gumante, kasi tanda ka, ikaw ang nakakaintindi, ikaw ang may isip eh. Ba't mo gagantihan yung anak mo? So, ganun pala yung nanay. Yung kung paano niya mahalin yung anak niya, ibang klase. 24/7, ang trabaho ng isang nanay, tapos non-stop. Yung ganun. Walang kita yung pagiging ina. Oo, wala siyang cut off. Walang nakakakita noon kasi minsan si Art may trabaho. Kaya minsan pag sinasabi ni Art nang galing-galing mo, be, bigla na lang ako iiyak kasi parang oh my gosh, na-appreciate yung ganoon. Na doon ko na-appreciate si nanay. Siguro nung bata ako, kaya tingin ko, kaya siya yung masasabi ko na lahat ng nanay, superhero ng buhay ng anak nila. Kasi lalo na yung mga nagkaanak na. Kasi minsan, kailangan mong lugaran ang isang sitwasyon para ma-realize mo kung gano'ng kahirap eh. Hindi mo masasabi yung kung gano'ng kahirap hanggat hindi mo pinagdadaanan. So nung napagdadaanan ko na, doon ko siya lalong na-appreciate. Kaya lagi kong pinag-pray nanay ko na pati si mami, yaya at mami ni Art na huwag silang mabala, kailangan pa namin sila. Yung ganun. Lagi niyong sabihin sa nanay niyo na I love you. Kasi hindi mo alam kung kailan yung araw na kukunin siya sa'yo o mawawala na siya sa'yo. My parents. This guy. Yan yung unconditional love talaga na sabi ko. Mami, daddy. Tsaka mabait sila sa tao eh. Iba yung nature nila. Sobrang mabait. Hindi lang sa family, pero sa tao. Kay daddy, sa farm. Yung mga dating tao, tapos lumalapit sa'yo na. Yung na, ano sila, pinupuri nila yung parents mo yun. Nakakatawa yun. Yun yung talagang babaunin mo forever. Na hindi mababayaran ng kahit na magkano pa yun. Biggest challenge sa pagdaanan sa buhay? And anong lesson ang natutunan? Small challenges lang. Siguro dahil nga may
ang cliche man pero sa religion, Christian kasi pero ano yun, naniniwala kami na lahat ng pinagdaanan may reason. So, para sa akin walang major pa. Maraming pinagdaanan pero wala pong may parang hirap naman. Lahat lang yan ay para may matutunan. Maraming. Tignan kayo mag-iwalay ni Rochelle, yung mga ganun. Sa 10 years old na si Rochelle, anong sasabihin mo sa kanya ngayon? Tatagan mo yung sarili mo. Napakadaming pagsubok sa buhay na mapagdadaanan mo. Pero, bilang pinalaki kang mabuting tao, marami kang blessings na makukuha. Tatagan mo lang. Wala sa wildest dream mo na makakarating ka dito sa ganito. Diba masyado kang mahiyahin. Okay ka na dun sa ganun lang. Pero, hindi mo naging artista ka. Ang layo sa mga naisip mong mangyari sa'yo. 15 years from now, kakausapin mo si Rochelle, ano naman ang sasabihin mo? Ang galing mo. Nagawa mo lahat yun. Ibang klase ka. Congrats. Ang tara. Ano ba? Kaya ka naging maayos and successful dahil sa mga decisions ko ngayon at sa mga priorities ko ngayon. Bago tayo matapos, ako si Art at dudugtong ngayon kung anong nararamdaman mo, anong gusto mo sabihin. I am Art and... Hi, I am Art and ako ang daddy ni Shaila. Ako po si Rochelle Pangilinan, asawa ni Arthur Salinap at mami ni Shiloh. Hindi ka pinalaki ng sex bomb para bumawi. Laban lang! Thank you so much, Ate Ro. Yeah, maraming salamat. Thank you. Pinaiyak mo ko.